balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po natin pinag-usapan ang bagong updated rankings ng The Ring Magazine sa kanilang pound for pound sa super bantamweight division, kung saan mga idol maraming mga Pinoy boxing fans na nagulat dahil wala sa listahan ang angas ng Pinas General Casamero, at sali pumasok pa ang mga bagong pangalan na sina Liam Davis, Elijah First at AJ Duhaney. So ang tanong ng mga Pilipino boxing fans, mga idol, makaka-apekto ba daw ito, mga idol, sa posibleng bakbakan ni Casamero at Inoue sa future ang hindi pagsama ni Ala sa rankings ng The Ring Magazine, na legit talaga na boxing website pagdating sa ratings ng mga boksingero. Alam naman kasi natin, mga idol, na naghayag na ang kampo ng Japanese Monster ang kanyang 3-fight deal na planong gawin ngayong taong kasalukuyan, kung saan makukuha ni Casamero ang last fight na planong ganapin sa December. Ito yung tanong, mga idol, na ang team Inoue lamang ang makakasagot dito, na sa kanila ang desisyon kung itutuloy nila ang planong laban nila kay Casamero. Dalawang choices lang talaga, mga idol, ang pagpipilian ni Inoue. Yun to pa rin ang kanyang mga sinabi na may unfinished business pa sila ni Casamero, kaya dapat sila maglaban. O di kaya, mga idol, wala nang point para labanan si Cuadro alas, dahil hindi naman ito kasama sa pound for pound list ng super bantamweight, na kay Inoue na lang talaga ang desisyon. Kaya abangan natin to, mga idol. Samantala, Canelo Alvarez nagbigay ng kondisyon para mapapayag na labanan si David Benavides, kung saan ayon sa panayam kay Canelo, mga idol, sa fight hype, brutal na sinabi nito, mga idol, eh wala naman daw kayang i-offer o ibigay si David Benavides sa kanya para labanan siya ni Canelo, kaya magbibigay na lang daw siya, mga idol, ng kondisyon para maikasa ang laban nila, na kung meron daw, mga idol, isang promoter na magbibigay kay Canelo ng 150 to 200 million US dollars na guaranteed purse money para palagan si David Benavides, eh kahit bukas daw, mga idol, ang laban, papalag daw si Canelo kay Benavides. Well, para lamang sa sariling opinion natin, mga idol, eh isang strategy na naman ang mga sinabi ni Canelo para makaiwas o idak si David Benavides sa bakbakan. Common sense na lang kasi, mga idol, sino kaya magbibigay ng 150 o 200 million US dollars kay Canelo para lamang labanan niya si Benavides? Imposible talaga ang ganitong bagay, mga idol, dahil ang average na kinikita ni Canelo na guaranteed purse money ay 35 million US dollars lamang. 200 million US dollars, mga idol, panaginip lamang ito ni Canelo, na talagang alibay niya ito, mga idol, para makaiwas. Dagdag pa dito, mga idol, sa mga sinabi pa lang ni Canelo na wala naman daw kayang i-offer o ibigay si Benavides sa kanya, nagpapahiwatig lang talaga ito na isang daking, mga idol, dahil pareho lang ito, mga idol, sa mga previous nung nilabanan ni Canelo, kagaya na lang ni John Ryder, Charlo at ngayon si Munguia, na mas walang kayang i-offer kumpara kay Benavides. Pero bakit niya ito nilabanan at si Benavides hindi? Diyos ko, mga idol, 200 million US dollars. Ano feeling ni Canelo, mga idol, siya si Manny Pacquiao o di kaya si Mayweather Jr.? Kung matatandaan nyo, mga idol, 40 million US dollars lang nga ang hiningi ni Manny Pacquiao sa laban nito kay Terence Crawford para sa isang unification fight na laban, kung saan mas realistic ito, mga idol, dahil malaking draw naman si Pacman sa time na yon, at super fight pa ang dapat na laban sana nito kay Crawford, na para sa atin, mga idol, mas malaki pa ito sa magiging laban ni Canelo kay Benavides. Tapos si Canelo manghihingi ng 200 million US dollars. Well, mga idol, isa talaga itong daking. Sana sinabi na lang ni Canelo, mga idol, na ayaw nito labanan si Benavides dahil takot siya mabugbog o matalo sa bakbakan. Eh talagang maiintindihan pa natin to, mga idol. Hindi yung magbibigay siya ng alibay. Nahalata naman na isa itong daking.